Nasa state of calamity na ang Pola Oriental Mindoro dahil sa oil spill sa mga karagatan sa paligid nito. Idineklara na rin ang no fishing zone sa mga apektadong lugar habang Environment Secretary Loizaga personal na nag-inspeksyon para makita ang tinamong pinsala. May balitang A to Z si Giselle Simon. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pola Oriental Mindoro dahil sa epekto ng langis na tumagas mula sa lubog na motor tanker Princess Empress. Apektado ngayon ng oil spill ang bayan ng Pinamalayan, Nauhan, Pola at Bungabong. Kanina, personal na sumama si Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga sa aerial surveillance para silipin ang lawak ng pinsala. Sa pagkalat po ng oil spill, maapektuhan po ang mga livelihoods ng mga fisher folks natin. Ang importante po sana is mahanap kung saan talaga lumubog yung vessel para makita po natin, or at least ma-model po natin kung saan pwedeng kumalat. Ayon sa DNR, aabot sa halos 600 hektarya ng coral reef at mahigit 1,600 hectares ng bakawan ang nanganganib maapektuhan sa 40-kilometer radius. Napakalawak po ng implication ng kung ma-impact ang mga areas na ito sa mundo at sa atin po, sa local. So, ang gagawin po namin is kung sasabihin ko po sa isang salita, yung disaster forensics, kung ano po ang hazard, kung saan po nanggagaling, tsaka po ipoproject natin kung saan pa pwedeng kumalat. Sa tindi ng pinsala, idiniklara ni Oriental Mindoro Governor Bonz Dolor ang no fishing zone sa nasa 75 coastal barangay. Sa ngayon, nagtutulong ang mga lokalidad na maglinis sa kumalat na langis at magpapaabot na rin ng tulong sa maapektadong residente. Pero paalala ng Disaster Risk and Reductions Office ng lalawigan sa mga residente na lumayo muna sa karagatan at baybayin. Posible kasing magdulot ng skin irritation ang paghawak ng industrial fuel oil. Maari rin itong magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at sakit sa baga. Samantala, nakatakdang imbestigahan ng PCG ang oil spill sa Oriental Mindoro. Ayon kay Coast Guard Spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, magdideploy sila ng mas maraming personnel sa ma-affected areas upang tumulong na magtago ng leak. Doon sa initial report po na sinabi sa atin ay engine trouble po dahil po sa sama ng panahon at nahirapan po yung makina niya at nag-overheat. Aabot sa 800,000 na litro ng langis ang kargo ng lumubog na motor tanker. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.